Praise the Lord. A blessed, blessed day po sa inyo pong lahat. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Muli, tayo po ay makikinig ng salita ng Panginoon sapagkat sinabi ng Biblia, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Praise the Lord. At hindi lamang tayo nabubuhay sa tinapay, kundi dapat nabubuhay din tayo sa salita ng ating Panginoon. Okay? So ngayon, our topic today is the keys to victorious living. Ang mga susi upang tayo ay magtagumpay. Okay? So ang scripture po na ating pong pagbubulay-bulayan ngayon, pagsalusaluhan ay nahayag po ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 3 verse 12 to 14. Atin pong basahin, sabi dito, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong maisakatuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Verse 13, mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Last verse, nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hantong sa langit. Pinagpala ang banal na salita ng Panginoon. Heavenly Father, we thank you for this privilege and opportunity that we can come together, learning together, studying together, listening together, Panginoon, ng iyong mga salita. Anoint us, Father God, and let your name be glorified. I declare victory sa aming pong pakikinig ng iyong salita. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. The keys to victorious living. Yan po yung pag-uusapan po natin. Alam niyo po, mga kapatid ko sa Panginoon, ang kaaway ang laging nilalagay sa ating isip. Sa isip ng tao, you are defeated. Ikaw ay talunan. You are weak. Ikaw ay mahina. You are useless. Wala kang magagawa. At hindi mo kaya. Pero alam niyo po, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, Satan is still your dream. Ninanakaw nito ng kaaway. Satan is still your plan and purpose. Para hindi mo magawa yung plano ng Panginoon na maganda. At sometimes, Satan deceives people. Dinadaya niya ang maraming tao, especially sa kaisipan. Okay? Ninanakaw niya yung mga magagandang plano natin. Mga bagay na binabalak natin upang tayo ay magtagumpay. Kasi kapag tayo ay may pangarap, okay, tiyak ang pagtatagumpay natin. Pero ang kaaway talagang pumarito para pumatay, mangwasak at manira. Pero ang pangako sa atin ng Panginoon, abundant life, blessed life, delightful life, fruitful life. Hallelujah! Praise the Lord! Gusto mo ba itong maranasan, kapatid? Lagi mong tatandaan, God has provided victory for you in every crisis, challenges, circumstances, or maybe calamity sometimes. Pero alam mo po, ang Diyos ay nagbigay ng tagumpay para sa iyo sa bawat hamon at pangyayari ng buhay mo. Okay? We live in a fallen world. We do have an adversary, kapatid. But, lagi mong tatandahan, just remember this, that God is always with us. Hallelujah! Willing to help us in times of need. Okay? He is our miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Hallelujah! Para masatisfy tayo, ibibigay niya yung pinakamainam sa atin. Ngayon po,
Okay? What are the keys to victorious living? Ano yung mga susi? Alam niyo po, dito sa scripture na ito, mayroon po akong apat na nakita na mahalagang bagay upang tayo magtagumpay, mga minamahal. Ngayon, sa unang puntos, basahin po natin doon sa verse 12. Okay? Sabi doon sa verse 12 ng scripture na binasa natin kanina, ang sabi dito sa verse 12, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit, sinisikap kong maisakatuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. So, makikita po natin dito yung dedication. Okay? Itinatalaga ni Apostol Pablo ang kanyang sarili sa Panginoon at sa layunin gusto niyang marating. Okay? Kaya nga, dito makikita natin na talagang hindi pa siya ganap sa lahat ng bagay, ngunit ito'y pinagsusumakitan niya na makamtan yung reward, yung price ng kanyang ng pagkatawag sa kanya ng ating Panginoon. Ito yung dahilan kung bakit siya tinawag ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ng Romans chapter 12 verse 1 and 2, sabi, offer your life as a living sacrifice, holy and acceptable unto the Lord. Hallelujah. Kaya nga po, we should renew our mind. Makikita natin dito na sa buhay ni Apostol Pablo, ang pangit nung una. Pero, makikita natin, no, siya ay sa Book of Acts. Mababasa natin doon na siya ay persecutor ng mga mananampalataya. Siya ay mamamatay tao nung patayin si Esteban. But, dito, sinisikap niyang kalimutan ang lahat ng iyon. Okay, at tinutungo niya, okay, yung bagay na gusto niyang mangyari dahil doon siya tinawag ng ating Panginoon. Kaya nga, we should renew our mind, kapatid. Okay, sinisikap kong makamtan ang gantimpala. Ito'y pagtatalaga ng buhay ni Pablo bilang isang tinawag ni Kristo. Okay? Paul is willing na magbagong buhay. Paul is willing na ialay ang kanyang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Na walang kapalit. Okay? In fact, sinabi niya sa maraming tao na kaya siya naghanap buhay kasi hindi niya inaasa ang kanyang pangailangan sa maraming tao. Okay? Kaya nga po, kapatid ko sa Panginoon, kung gusto mong magtagumpay, kay mahalagang mahalaga ito, dapat willing ka. Okay, garantisado yan, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon. Like Jesus did, kung ano yung ginawa ng ating Panginoon, itinalaga niya ang kanyang buhay hanggang mamatay sa krus. Dahil mahal na mahal niya tayo. Praise God. Kaya nga, kapag ka may iniinsist ng kaaway, ay talunan ka na, wala ka na magagawa, hindi ka nagagaling, hindi na i-provide ng Diyos yung pangailangan mo, no? Lagi mo ipaalala, kapatid, na mahal ako ng Diyos, tinubos ako ng Diyos, iniligtas ako ng Diyos, pinalaya ako ng Panginoon. Praise the Lord. Yan ang ibato mo sa kaaway, kapatid. Okay? Marami pang pinagdaanan ang Panginoon. Maraming pinagdaanan din si Apostol Pablo. Pero nanatili ang kanyang goal na gustong magawa at marating. Nanatili yung layunin niya sa pagkatawag sa kanya. Okay? Ikaw din, kapatid, kung gusto mong magtagumpay, dedicate your life to God. And be dedicated sa lahat ng ginagawa mo. Okay? Kasi kung hindi ka dedicated sa lahat ng bagay na ginagawa mo, hindi ka magtatagumpay. May nakakita man o wala, do your best, kapatid. Hallelujah. Kaya nga po, maraming tao gustong magtagumpay, binigyan siya ng trabaho bilang pagpapaumpisa. Pero hindi sila nagtatagal. Pagdating na ng pagsubok, pagdating na ng decision making, minsan,
nawawalan sila ng patience. Nawawala yung perseverance sa kanila. Kaya kapatid, as you offer your life to the Lord, as you surrender your life to the Lord, be dedicated sa anumang bagay. Okay? Ito'y gagawin mo bilang pagsunod mo sa Panginoon. Okay? Kaya sabi nga ng Colossians chapter 3, verse 23 and 24, whatever you do, do it in the name of Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Ngayon po, pangalawang puntos, makikita natin dun sa verse 13. Sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na nakamit ko na ang lahat ng ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Okay? Kaya nga, ang pangalawang puntos, determination. Determination. Upang tayo magtagumpay, isa ito sa susi, kapatid. Maging determination. Maging determinado tayo. Okay? Paul determined to bring the good news to the people. To preach, to teach, to reach people. Okay? Kahit na nakukulong siya, kahit na halos mamatay na siya sa lahat ng kanyang ginagawa. But still, he determined, kapatid. He determined na kalimutan ang kanyang sarili din. His past life. He determined to reach his goals, his purpose. Kahit na maraming pinagdadaanan, determinado pa rin. Matapang niya pa rin po ipinapangaral ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Okay? Kaya kapatid, isa ito sa kailangan natin. Isa ito sa susi upang tayo'y magtagumpay. Determinasyon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Para hindi lang tayo taga-umpisa, kundi dapat we will finish the race na inumpisahan natin. Okay, hindi lang tayo sa umpisa, kundi tinatapos natin. So dito po nasusubok ang ating perseverance, persistence, ang ating patience. Okay? Itong lahat ng ito, naranasan ni Apostol Pablo. Nasubok ang kanyang pananampalataya, pananalig, pagtitiwala, at maging ang kanyang attitude sa maraming tao. Okay? Kaya ang sabi ng Philippians chapter 4, verse 12 and 13, sabi niya, alam ko kung paano maghikahos, alam ko rin kung paano managana, natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan, sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o magutom, ang managana o maghirap, sabi niya, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa kaloob sa akin ni Kristo. I can do all things through Christ who strengthens me. Praise the Lord. Okay, at sinabi pa ng 2 Corinthians chapter 11, verse 24 to 27, ang sabi niya doon, marami siya na pagdaanan, pero makikita natin, determinado pa rin sa kanyang ginagawa. Ang sabi doon, verse 24, ng 2 Corinthians, chapter 11, limang beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. Sabi niya, tatlong ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsang pinagbabato. Kasi inaanaan niya rin yung kanyang ginagawa ng nakaraan. Tatlong beses kong maranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan. At minsan buong araw at gabi akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib. Sa mga ilog, sa mga tulisan, sa aking mga kababayan, at sa mga hintil. Mga panganib sa lunsod, sa ilang, sa dagat, sa mga huwag na kapatid. Naranasan ko rin labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko ang ginawin ngunit wala man lang may balaban. See, kapatid, ano man ang pinagdadaanan mo, okay, tandaan natin, no,
kung i-compare natin sa buhay ni Apostol Pablo, mas matindi po siguro ang kanyang napagdaanan. So matindi yung napagdaanan ni Apostol Pablo, but still he determined to do what God has called for him. Hey, matindi, marami na mahal na naranasan ni Apostol Pablo. Sa kabila ng lahat, siya pa rin ay determinado. Andun pa rin yung passion niya. Hindi nawawala yung burden niya to share the good news. Hey. Kahit nasa bilangguan pa siya, nangangarap pa rin siya, sumusulat pa rin siya. At sinasabi niya nung nasa kulungan siya, sabi niya sa mga taga Thessalonica, okay, be prayerful, sabi niya po, be thankful, be joyful. Lagi niya pong sinasabi doon, pray without ceasing. Kaya kapatid, tandaan mo, ang laging nagtatagumpay ay yung may compassion, yung may passion, mayroong pagmamahal sa ginagawa. Okay, hindi naghahanap ng anumang kapalit. Of course, syempre, kapag ka sa kumpanya ka, sa business ka, nagtatrabaho ka, of course, talagang kung ikaw ay empleyado dyan, pasasahuran ka po. Expected po yun. Okay, pero we should do your best para ikaw ay ma-promote lalo. Okay, kaya nga, kahit anumang mangyari, hindi mo iiwan ang ministry mo. Kung ikaw ay leader, church leader, okay, kahit anong mangyari, hindi mo iiwan ang boss mo. Maliban na lang na ikaw ay tanggalin sa kumpanya. Kahit anong mangyari, hindi ka bibigay. Okay. Move forward, kapatid. Move forward. Press on. Sapagkat yan ang gusto sa atin ng ating Panginoon. Pangatlo, nasusi upang tayo ay magtagumpay, kailangan din po natin ito. Pangatlong puntos, discipline. Okay. Discipline, kapatid. Yan ang isa sa napakahalaga. Kamusta ang relasyon mo, kapatid, sa Panginoon? Nagbabasa ka pa rin ba ng salita ng Panginoon? Nananalangin ka pa rin ba? Alam niyo po, dito po natin natitimbang yung pagmamahal natin sa Panginoon. O, mas mahal na natin yung mga bagay na ginagawa natin. Okay, even kapag ka-Sunday, minsan, doon nasusubok yung ating pag-ibig sa Panginoon. Kung uunahin ba natin siya o papasok pa rin tayo sa ating trabaho? Bubuksan ba natin yung negosyo natin o pupunta tayo sa simbahan? Pero malinaw po na sinabi yan ng ating Panginoon. Okay? Na ang Sabat ay banal, holy, ang Sabat. Minsan sabi nga nila, eh hindi na Sabat, Sabat siya. Naglalaba na. Paglinggo. Kaya mga minamalong kapatid sa Panginoon, be disciplined. Kaya minsan, mas maraming time ang pag-Google sa social media, Facebook, sa YouTube, panunood na maraming movies. Mas maraming time kaysa po sa panalangin at pagbabasa ng salita ng Panginoon. Kapatid, disiplinahan natin ating sarili. Even sa pagkain, kung gusto natin humabang ating buhay, eh kumain tayo din po na maayos. Okay? Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 9 verse 24 to 26, ito po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala para hindi tayo ma-disqualify. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Yun ang maganda, kapatid, panghabang panahon. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. So mahalaga po ito, kapatid. Be disciplined.
Live to please the Lord. Live to do the will of the Lord, kapatid. Amuhay tayong gawin ang kalooban ng Panginoon para bigyang kaluguran ang ating Panginoon, to glorify Him, to honor Him. Kaya ang gagawin natin, we should keep our walk with the Lord. Ingatan natin yung ating paglakad sa ating Panginoon, araw-araw. Okay? Binabantayan natin yung ating paglakad sa ating Panginoon. Okay? Kung titingnan natin, ang pinaka-main goal ni Apostol Pablo ay ang makilala pang lalo ang Panginoon. To know more Jesus. Hindi ang pangaral lang salita ng Diyos, hindi ang pag-abot ng mga kaluluwa ang kanyang main goal. Hindi ang mag-establish ng church, hindi rin sa pagsusulat, kasi almost New Testament ay sinulat niya. Pero ang pinaka-main goal ni Apostol Pablo, mahalaga po lahat mga ito. Kailangan din po natin gawin, mga minamarong kapatid sa Panginoon, ang mangaral lang salita ng Diyos, umabot ng kaluluwa, mag-establish ng church. Kaya kailangan po natin yan. Pero ang kailangan po natin, mga minamahal, ay ang yung tunay na kakalagayan natin sa ating Panginoon. Yung relasyon mo sa ating Panginoon. Okay? Mahalaga po yun, kapatid. Okay? Bakit ko po ito nasabi? Kasi sabi ng Apostol Pablo sa Philippians chapter 3, verse 7 and 8. Okay? Sabi niya doon, dahil kay Kristo ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang ay inaari kong kalugihan. Oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay, kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo. Parang sinasabi niya po dito, mga minamahal, walang kwenta ang lahat ng kanyang ginagawa. Pero ang mas mahalaga sa kanya ay ang katatayuan niya, ang kanyang relasyon sa Panginoon. Kaya kapatid, ganun din po sa atin. Bantayan din po natin yung ating relasyon sa Panginoon. Okay? Hindi tayo maililigtas ng anumang relihiyon na meron tayo. Okay? Oo, nagtuturo po yan ng kabutihan. But the very important thing sa buhay natin ay ang makilala natin ang ating Panginoon. Okay, na deeply rooted tayo sa ating Panginoon. Yung ating pananampalataya. Okay, at lastly, kapatid, ang sabi ng verse 14, ang isang susi, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hantong sa langit. Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos. Ano pong tinuturo sa atin dito ng Panginoon? Okay? Si Apostol Pablo, mayroon po siyang direction. Upang tayo magtagumpay, kapatid, kailangan po natin ng direction. Okay? Ano ang direction ni Apostol Pablo? Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Paul has a clear direction, kapatid. Okay? Kaya alam niyo po, ito yung isang kailangan din po natin. Okay? Na mayroon tayong malinaw na vision upang tayo magtagumpay. Kasi sabi nga ng salita ng Diyos, people perish without vision. Mapapahamak ang taong walang pangarap. Walang patutunguhan, suntok sa hangin. Mahirap po. Kaya sinasabi niya, I press on toward the goal to win the prize for which has called me heavenward in Christ Jesus. To win the prize of life. To reach his goal bilang isang lingkod na tinawag ng Panginoon. Yan si Apostol Pablo. Kaya sa anumang larangan na ating ginagawa, tinatakbuhan, sa business, sa trabaho, sa ministry, o sa anuman, kapatid,
kailangan po natin i-consider ang Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. Sabi ni Apostol Pablo, I press on toward the goal. Si Apostol Pablo ay may single-minded, single focus. Hindi pa bago-bago ang isip. Kaya nga sinasabi din ni James, Apostol James, James chapter 1, verse 7 and 8, huwag umasang tatanggap ang anuman mula sa Panginoon, ang taong pabago-bagong isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Maraming estudyante na hindi nagagabayan. When it comes sa pagkuha ng kurso, sa pag-aaral, ang tagal makapagtapos. Pabago-bago ang kurso. Okay? Imbis na 4 years lang, 5 years lang, makagraduate na, umaabot ng 10 years, 8 years, 7 years. Okay? Okay, pero kung isa lang ang kurso na gusto, at pag natapos yon, kung gusto niya may kurso, di doon siya ulit. Para i-align niya yung gusto niya mangyari. Okay? Hindi nasasayang ang time. Hindi nasasayang ang panahon. Okay? Bakit ito nangyayari, kapatid? Walang direction. Walang focus. Pabago-bagong isip, pabago-bago ang plano. Okay? Kaya nga, bago tayo bang wakas, ang sabi ni Haring Solomon, sabi niya, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Yan ang gusto sa atin ng Panginoon. Itiwala natin ang lahat. Kaya kapatid, tularan po natin si Apostol Pablo. Yung pinakasusi niya. Bakit siya nagtatagumpay sa lahat ng kanyang ginagawa? Okay? Dedication, determination, discipline. Nagkakaroon siya ng direction. Kasi pag nagawa niya yung tatlong bagay na yun, ay direction. Kaya bilang pagwawakas, kay magsimula kang mamuhay ng matagumpay sapagkat nilaan na ng Diyos sa iyo yan. Nilaan na ng Diyos para sa iyo. Lakaran na lang natin ito, kapatid. Every obedient follower of Jesus live in victory. Kung ikaw ay ganap na sumusunod sa Panginoon, ikaw ay nakaposisyon upang managumpay. Hallelujah. Amen po ba? Ano man ang nangyayari, ano man ang pinagdadaanan mo, don't ever, ever give up, kapatid. Stand firm on your faith. Okay? God will keep His word. Ano man ang sinabi ng Panginoon, ano man ang ipinangako ng Panginoon, His promises are true. Totoo po. Panghawakan natin ang salita ng Panginoon. Okay? Sabi ng 1 Corinthians chapter 16, verse 13 and 14, maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay. At ang lahat ng ginagawa ninyo, gawin ninyo ng may pagmamahal. Yan, isa yan sa pinakasusi. Okay? Pag tayo magtagumpay, gawin natin ang pagmamahal ang lahat. Kasi kung ginagawa natin yan na may pagmamahal, kahit may nakakita o wala, ginagawa mo pa rin yung pinakamainam, ginagawa mo pa rin pinakatabes. Kapatid, you walk victory when you put your trust in Jesus. When you put your faith in what He has done on the cross. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. I hope na kayo ay na-bless sa salita ng Panginoon. Shall we pray? Heavenly Father, Lord Jesus, Holy Spirit, we thank you for your words
na itinuro mo sa amin. Tulungan mo po kami, gabayan mo po kami, i-direct mo yung aming path, Lord. Kung kami man ay nagkamali at nagkasala, patawarin mo po kami, Panginoon. Restore us, Lord. Renew our mind. Kaya, Lord, igawad mo yung bendisyon sa buhay po ng bawat isa at anuman ang kanilang mga personal na panalangin. I pray and I declare answered prayers ay magmamanifest sa kanila. In Jesus' name. Show us your glory, Father God. And may your name be glorified, be exalted, be praised, and be magnified. In Jesus' mighty name. Amen.